kotse ba? Fail kotse na. Siguro naman eh, familiar na kayo sa sakyang Cherry. Reintroduced noong 2019 dito sa Philippine Shores. At syempre, ang strategy nila sa Pilipinas, getting more car for less. Ibig sabihin nun, mas maraming features, 6-6 sa features, pero sa mas murang halaga. At ang pinakamura sa lineup nila ay ang Cherry Tigo 2 na nireview last year ng kasama naming si Rep. Hindi si Renza, si Rep. Fast forward to today, andito na ang follow-up para sa Cherry Tigo 2. Ang Cherry Tigo 2 Pro. Bagong-bago, ang ganda ng mukha. Teka lang, masakit yung likod ko. Sakit. Wala ba kayong tripod, mga ko? Pinahihirapan nyo pa ako. Speaking of bago, pumunta na kayo sa philkotse.com dahil meron tayong best deals for everyone. May trade-in promos, flash deals for everyone, at syempre, may racing game na pwede kayong manalo ng pera. So, ano pa inaintay mo? Pumunta na kayo sa philkotse.com. Sa harap, mahirap itanggi ang bago rito. Yung front grille niya, kamukha ng Cherry Tigo 7 Pro. Para nga siyang baby na Cherry Tigo 7 Pro. Matindi pa rito, ang bagong-bago rito, yung daytime running lights niya, LED. Projector halogens, tapos ang signal lights niya nandito. Yung ilaw niya, it makes the car look more modern. Parang yung mga bagong sasakyan ngayon. At etong paborito ko rito. Teka lang. May amo. Oh, ayos, di ba? Sa makina, it has a 1.5-liter naturally aspirated gasoline engine. Same size lang nung before, but it's a little more powerful with 108 horsepower and 140 Nm of torque. Pero ang pinakabago talaga dito is the transmission. It's now a CVT which replaces the 4-speed automatic nung non-pro. Wait, parang lisensya yun ah. Anyway, this of course translates to good fuel economy. In the city, nakakuha kami ng 10.6 kilometers per liter. Halong heavy and light traffic yun ah, with minimal load. Sa highway naman, at an average speed of 90 kilometers per hour, we were able to get 20.4 kilometers per liter. For a crossover, that's already impressive. Sa gulong, 16-inch aluminum alloy wheels. Yung mags niya, 2-tone. For its price point, magandang feature ito. Ventilated disc brake sa harap, solid disc sa likod. Sa gilid, wala masyadong pinagbago itong Cherry Tigo 2 Pro sa Cherry Tigo 2. It's a typical crossover na may body cladding with chrome trimmings. Yung side mirror niya, integrated na yung turn signals. At syempre, huwag nyo kakalimutan, may roof rail. Para kung gusto nyo magpakabit ng roof rack, pwedeng-pwede. Sa likod, wala masyadong pinagbago ang Cherry Tigo 2 Pro sa dating Cherry Tigo 2. Nag-blackout lang itong chrome trim na dati makintab. At nakakonect sa C-shape na LED taillights. At ito, design yan. Andito talaga yung totoong tambucho. Overall, simple datingan nito, but I like it. Sa trunk, kala nyo power tailgate, hindi, manual yan. Meron lang tayong anti-kidnap button na nandito. Oh, Rotman, nandiyan ka pala. Pero sa likod, sa loob ng trunk, pwede ka maglagay ng 420 liters of space. Pag tinanggal mo itong tunaw, tsaka tinupi mo yung upuan sa likod, mas luluwag pa yan. Kotse ba? Parts? Accessories? Well, meron kami yan with our flash deals. Sigurado makakatipid ka kasi sa Philkotse, there are best deals for everyone. Just go to philkotse.com. Sa loob ng Cherry Tigo 2 Pro, may driver-oriented dashboard kasi nakaharap sa driver lahat ng buttons. Maraming plastic dito sa loob, pero maraming textures. Tulad nito, parang leather. Ito, parang carbon fiber. At ito, parang kahoy. At bukod sa mga textures na yan, meron tayong piano black trims dito. Ingat-ingat kasi madaling magasgas to. Pero ang ganda tingnan. Ngayon, sa manibela, hindi to plastic, leather, chunky, mataba, masarap imasin. At ang matindi rito, may cruise control. Sa presyo nitong sasakyang to, sulit na sulit to. Meron tayong analog instrument clusters na napapagitnaan ng digital trip meter na white on black ang tema ng kulay niya with konting red or orange. Meron tayong 9-inch infotainment system with Apple CarPlay, at sa mga Android users, meron kayong UD Link para sa mga smartphones nyo.
Itong infotainment, eh, napaka-responsive. Ayan, kita nyo. Ayos, di ba? At ito ng segment natin. Asan ang smartphone mo? Punk! Ah, sorry. Ako pala. Ito. Ilalagay nyo dito. At malapit na sa saksakan ng USB na nandito. Madaling-madaling i-charge. Meron tayong accessory socket dito. Katabi ng saksakan ng USB. Ang cambio natin, ito. With a traditional handbrake. May cup holders dito. At may lagayan dito. Dito rin. Yung aircon natin, malakas at malamig siya paggabi. May cup holders tayo dito at doon. Sa upuan, leather with fabric seats, kaya hindi masyadong mainit pag umupo ka. Kasi fabric eh. Meron tayong manual adjuster na may height adjuster din para madaling hanapin yung driving position mo. Sa likod, walang aircon vents, walang center armrest, walang cup holders. Pero maganda rito pag umupo ka. Ang natatamaan ng siko mo eh, malambot na leather. Tsaka yung legroom niya, ito ang height ko, 5'6". Ha? Yung legroom niya, sakto lang. Hindi ganun kaluwag, hindi rin masikip. At yung headroom, mataas. Ang height ko, 5'6", ha? Inuulit ko. Ha? Mataas yung headroom. At ang advantage dito, pag umupo ka sa gitna, hindi ka umaangat. Oh. Mas komportable kung nyari tatlo kayo rito, may kasama kayong bata, medyo payat or maliit na tao, hindi siya maiilang pag nasa gitna siya. Pagdating sa safety and security, front dual airbags, may ISOFIX child seat tethers, 3-point seatbelts for all 5 passengers, alarm with immobilizer, rear parking sensors and camera with dynamic guidelines. From standstill, responsive itong sasakyang ito. Maganda hila. Sa transmission, eh, hindi jerky kasi CVT. Pero dahil CVT, meron tayong tinatawag na rubber band effect or droning. That said, make sure na kapag mag-overtake kayo, eh, planado at huwag ka mag-hesitate. Parang panliligaw lang yan. Siguraduhin mo na. Itodo mo. Sa handling, mabigat yung steering wheel niya, pero parang magaan dahil assisted. Ang maganda rito, dahil mabigat yung steering, maganda yung feedback at madaling kontrolin yung sasakyan. Tsaka madaling isingit-singit to sa kalsada kasi maliit lang eh. Sa highway, steady lang. Hindi siya malikot. Sa suspension, medyo matigas. Pero dahil matigas, wala masyadong body roll. Pero kahit matigas, hindi mo ramdam yung impact sa loob. Para siyang typical sedan or hatchback. Yung NVH insulation is okay but can be improved kasi rinig na rinig mo na yung makina kapag nagdo-droning yung CVT. Etong Chery Tiggo 2 Pro, after namin imaneho at angkinin ng isang linggo, iisang impresyon namin dito. It doesn't look its price. Sobrang siksik sa features sa murang-murang halaga. Ito nga pala ang presyo. Mm. At ito pa, meron siyang 10-year warranty pagdating sa makina, 5-year bumper-to-bumper warranty, at ang paborito namin, 3-year free PMS. Kung kayo eh, naghahanap ng crossover or SUV, but you're working on the budget, you have to consider this Chery Tiggo 2 Pro. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!